Congressman, napakit niyo yung education summit, no, where you're very eager to bring up all of these points. I throw in ko na rin. What about medium of instruction? Your proposal there, where do you stand on English, Filipino, and mother tongue? Yes. Under the K-12 law, it says that from K-3, kailangan mother tongue. Again, no, para to avoid confusion. When we talk about mother tongue, as also discussed earlier in the committee meeting, hindi po national language ito. Ah. Mother tongue is simply that dialect or language spoken in the homes of a particular student. Ang sinasabi ko po, nung minandato ng K-12 law na dapat sa K-3 ay mother tongue, hindi ba dapat ang una nilang ginawa ay may baseline, gumawa ng language mapping? Kasi po ang ginawa nila, they started mentioning studies done abroad in a particular place dito sa Pilipinas, wherein it's really one language or one dialect. Kung one language lang o one dialect, walang question. I think that will work. Pero ang problema po, the Philippines has about 119 or 120 dialects already. The DepEd KWF has identified 19 major dialects. So, pagka ganun po, bakit hindi muna from 2013 to 2016, bakit hindi sila gumawa ng language mapping? Kailangan po, of the 47,000 DepEd schools, hindi ba dapat tingnan muna po nila ano ba ang mother tongue dyan? Yeah. Because even, kunwari, Bicol po, Bicol has about 4. So ang question ko, hindi naman pwede yung majority lang. Paano yung estudyante na hindi yun yung mother tongue niya? Also, Sir Robby, Ma'am Amy, paano yung teacher? I never heard from 2013 to 2016 of any talk of capacitating teachers with respect to the mother tongue. Because again, teaching is very difficult. Yeah. And then you're going to teach in a language other than, I guess, as mentioned earlier, what they were used to when they studied academics in college. So ang point ko, dapat na from that 2013 to 2016, dapat hindi ba nag-prepare ng gusto even capacitating teachers? And Sir Robby, Ma'am Amy, ito nga ang question ko sa DepEd. Will that not limit the choices of Filipino citizens? Paano po kung taga Maynila ka, nakita mo na you have a job opportunity, mapupunta ka sa Ilocos Norte. Eh syempre dadali mo yung buong pamilya mo kung nadong ka. Ang problema yung mga anak mo, hindi naman yun yung mother tongue. Pagdating ngayon doon, yung salita will be that mother tongue, hindi naman mother tongue ng anak mo. So, hindi ba paano ko po kung gusto mo magturo? Gusto mo talagang tumulong, may nakita kang riyon na tingin mo kailangan ng doon ka magturo dahil kulang ang teachers doon. But that was not the province that you came from. Paano kung hindi mo alam yung mother tongue doon? So, paano ka pupunta doon? Ang sinasabi ko po, wala tayong problema if we're talking about indigenous people. Pag IP po, talagang walang question yan. Yan talagang, it has to be that the mother tongue that they're used to. Kasi yun, identifiable yun.